Hello everyone, welcome back to my channel. Well, it's nice to be home, guys. It's about 3 weeks na yata ako nandito ngayon sa amin. So, wala naman ako ibang gagawin kundi siguro pupunta ako dun sa maliit lang na farm na place ito ng lola ko nung araw. Buhay pa siya. So, ngayon, hindi ko nasikaso yung farm na yan dahil dito sa pandemic. So ngayon, wala akong ibang gagawin kundi ayan, nanay ko pala. Wala akong ibang gagawin kundi pupuntahan ko yung farm at susubukan kong maghanap ng mga rare thing na maaari kong i-share sa inyo. Siguro ngayon, yung place na yon wala na. Yung mga pananim doon, yung mga saging-saging, malamang ninakaw na. Lalo na sobrang gutom ngayon dahil yun, pandemic na tayo. So, isa ito sa mga plano ko kung bakit ako umuwi. At yun, dahil para mabisita ko yung farm. At saka pangalawa, hindi na kayang puntahan ng parents ko gawa ng ayan, matanda na sila. Medyo mahirap na. Baka mamaya madulas pa o mabagok yung ulo nila doon. Lalo na pagtagulan, medyo madulas yung daanan. So anyway guys, pupuntahan ko na. Kasama ko ngayon yung pangalawa kong panganay. Ayan siya. Kumaway ka naman din. Ah, sige. Just watch. Dako man hinuon silag mga piti. Kay mukuan pangan og kuan.
May ni dire kay dili na mo mag face mask. Ah, pero baya mo kay ko dia dai. Pero mo do ug baya ni mag kon dai. Mag face mask mo. Oo. Dari. Kwan mig supas. Pero okay ra man jud. Inapay ba? Inangan mo makagimo pero man jud ang tawo. Ah, sa Manila karon ang bali ni Sura. Kumusta yung mga anak dito? Ay, mga yung kwarta na mo dire. Mga yung sa kwarta? Oo. Oh, ngayon yan, kayo isa po pa ngayon listo ba po ito dire? Ay, mangutang po ko. Mangutang na po naman. Oo. Abi ni mo, may upang ba ito sa opisina sa asa? Ano bang gingon? Asa ka mangita? Asa ka kibayan. Ano lagi po? Asa o lang yun. O dire ka. Mangutang, ito may ikadalat mga bata. Lord. Okay. Mara ko ito may pahalipay. Ay, ayaw. May nalaman niyo. May nalang ibalo ninyo dito. Hindi, naman ko yan mo. May nalaman na mamainit mo niya. Naman pang kuwan sa kape. Yan ba? Salamat. Pero kapag kami, nalimit ko kasi. Nalimit ko talang kape. Ano ka lang. O, tala, Ben. So guys, dito na kami sa kalagitnaan. Itong place na to. Ito yung area ng relatives namin. Kasunod nito, yun na yung sa amin. So medyo nasa tuktok pa. Actually guys, may daan na naman dito. Kaso lang, nakakaawa naman pag pipilitin kong paakyatin yung motor doon banda sa ano, kasi sira-sira na rin yung daanan eh. Hindi kasi naayos ng mabuti. Gawa nung tumigil na kami sa pagtatanim ng tubo dahil nga minsan kapag inabutan ng tag-ulan, wala na. Talagang pending na yung tubo. Hindi na makukuha ng sentral. So, napag-decision ako the other year pa na pagtaniman na lang namin ng mga saging-saging at saka root crops. So anyway guys, mga 3 minutes na lang, nandun na kami sa farm. So, medyo lumaki-laki na yung butas ng ilong ko dahil yun nga, nakakahingal din. Para mountain climbing na rin to eh. Okay, see you mamaya. Pakita ko sa inyo doon sa tuktok. Hinihingal na ako. Dito ka. Huwag kang mahiya. Hinihingal na ako sa anak ko. Talagang tinatakbo lang yung ano, yung pangat. Ako, dati oh, tinatakbo ko rin to eh. Ngayon siya naman tumatakbo. Oh, doon pa tayo. Sana marami ng bunga yung mangga para pagbalik natin dito. Kukuha na tayo ng aakyat ng mangga. Okay guys, tingnan natin. So guys, dito sa puno ng mangga na to, dito banda, dyan itinirik yung bahay ng lula ko nung araw. So talagang napakatapang niya. Sobrang tapang niya eh. Makita mo naman ang palibot. Ayan, ang paligid namin. Walang kapitbahay, no? Kami lang yung tao dito. Ni Unggoy, wala rin kami makikita. Siguro, takot yung Unggoy sa tao. Takot na sila ngayon. So guys, ayan. Dito itinirik. Wala na yung bahay. Kasi nasa mga 9 years ago na yata. Namatay yung lola ko. Dati guys, iniiyakan ko tong place na to. Kasi kapag pinipilit kaming papuntahin dito, during vacation time, sino bang kalaro ko dito? Kami na lang, magkakapatid, naglalaro. Siyempre, iba talaga kapag mga bata lang yung kalaro mo. Kasi ako yung eldest sa magkakapatid. So, nabuburingan ako pag hindi ako makakita ng yung kaedad ko.
So ito yung place na to. Napakasayang naman dahil hindi namin na-develop ng maayos. So baka ito na siguro yung pagkakataon na unti-unti ko nang i-develop to. Dala na rin sa pandemic dahil alam mo na, nung nandyan pa ako sa Manila noon, sobra, naghihirap din ako. Nagtitiis na lang tayo palagi sa barangay, kung ano yung may bibigay tulong ng barangay o kaya ayuda. Dahil yun nga, nawala na halos yung mga kasama ko dyan sa boarding house sa Manila. Wala na rin mga trabaho. Kasama na ako doon. So, napilitan talaga akong umuwi at ito na yung aasikasuhin ko. Ito, medyo ayos at malaki na rin yung anak ko. So, makakatulong na rin to sa akin. Susubukan naming bungkalin tong ibang lupa dito. Gagawa kami ng garden. At baka dito kami makakuha ng source of income namin balang araw. Kung mapaparami ko tong mga saging-saging dito, siguro, yun na siguro ang pagkakataon. So, anyway, saan tayo? Mamitas muna tayo ng buko at iinumin natin. Kasi nauuhaw ako eh. Tagal na rin hindi ako nakainom ng buko. Panay Coke, soft drinks dyan sa Manila. Okay, tara! Let's go. Uwi muna tayo. Babalik na lang tayo susunod na araw.